Hi everyone, this is Advisor Key, and for today's vlog, we're going to discuss about piggery or ang pag-aalaga ng baboy. So, na-discuss na po natin last time kung maganda po bang maging negosyo yung pag-aalaga ng baboy, diba? So, ngayon, pag-uusapan naman po natin yung size ng ating magiging kulungan para sa ating mga alagang baboy. So, ano po ba yung recommended design or size or sukat ng ating mga kulungan? Kung gusto nyo pong malaman, then keep on watching and we will discuss the tips and tricks sa magiging kulungan natin para if ever mag-decide po kayo na mag-start sa negosyong babuyan, then hindi na po kayo mahihirapan kasi you have the knowledge and the ideas na po on how to do the piggery farming. Then we will start na po sa ating discussion. First, for the size or ang sukat ng ating kulungan. Dapat po, as what my father told me on the side din po, that's my father. Sabi po niya, dapat po per piglet or taga isang baboy, aangkin po siya ng 1 square meter. So, if you have 10, dapat po yung size ng kulungan natin is 10 square meters. Ang rason kung bakit po ganyan is para po yung growth or yung pagtubo ng ating mga alagang baboy, hindi po siya na-restrict. So, hindi po sila nasistress kasi pag medyo maliit po kasi yung kulungan natin and then marami po yung mga alagang baboy, then ang tendency po no, nag-aaway po sila. Like, nag-aaway dahil sa space and of course sa pagkain. So, yung mga sizes nila at saka yung timbang, hindi po gaanong pantay. Kasi may tendency po kasi na yung isang baboy, mas malakas kumain kasa dun sa isa kasi nag-aagawan po sila ng mga pagkain. So, again, yung size po ng ating kulungan is dapat 1 square meter per baboy. So, if you have 10, dapat po 10 square meters po yung laki ng ating kulungan. So, that's clear. And for the second topic, yung design po ng ating kulungan. Yung kulungan po kasi namin, meron po siyang poolside or water. So, nasa mga 40% po ng aming kulungan or maybe 30%. The reason behind po dun sa poolside, as you can see, meron po siyang tubig, diba? Medyo maitim na po kasi dyan po sila nagwiwiwi at tumudumi. And then, mas matipid po siya sa tubig kasi didrain na lang po natin siya. So, pag naglilinis po tayo banda hapon, yung dumi, since andun na po siya sa water, so, i-open na lang po natin yung drainage pipe para po lalabas po yung tubig. And then, refill na lang po natin yung pool again. So, mas matipid po siya sa kuryente at tubig. And then, of course, hindi na po siya masyadong matrabaho. Friends, yung batch na to ay nabenta na. Bale, nasa 92 kilogram body weight po ang isa. Average po. Yung pinapakain po namin is sariling mixing po ng aking father. Then, bale, ito po is nasa 5.5 months po siya from the time na ipinanganak. Bale, ilang days po ba yan? 500, 150 plus 15, so 165 days from the time na ipinanganak po sila. O, diba, nag-math pa po. So guys, thank you for watching. If you have questions, then please do comment down below. I'll assure you that I will answer everything kung ano po yung mailagay nyo sa baba. If you have suggestions for our next content, then comment yun na lang din po.
Please do consider subscribing and hit the notification bell para po updated kayo for my next video. Salamat!